Hallelujah! Let's worship the Lord. Patuloy natin awitan ng Panginoon. Puloy tayo umawit sa Panginoon. In Jesus' name, Lord, you are faithful to us. Hallelujah. Let's shout and sing praise to the Lord. God is standing for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be Sabay-sabay tayo, umawit sa Panginoon. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live. Panginoon, in Jesus' name, makapangyarihan sa Jesus, ganti iba iyang lahat. Ilagay po natin sa comment, in Jesus' name, in Jesus' name. Let's continue worship the Lord. The kingdom of God is at hand. The kingdom of God is advancing right now. Hallelujah, kahit merong pandemya, mabuti ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Patuloy po natin isigaw ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you.
palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tuloy tayo umawit sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Power up both IQ and EQ. Umawit sa Panginoon. Umawitin po natin. And for Grow A-plus for NeuroPro. Thank you, Jesus. From the Pongo Land. Hallelujah! Hirap magkata. Thank you, Lord. May Coco Mama. Hallelujah! Umawitin po natin ito para sa Panginoon. Hallelujah. Continue. Bless your name, Lord. You are faithful, Lord God. You are great in us, Lord. Continue. Let your presence be evident, Lord God. Sa buhay po namin. Tuloy ka namin pasasalamatan dahil napakabuti mong Diyos sa bawat isa. Hindi nagigiba, Panginoon, ang iyong mga pangako. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great the Lord in whom we have the key of victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heaven.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be the name of God. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Can you type amen? Can you type amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Amen po. Lord, maraming salamat po sa aming pagpurit pagsamba. Ikaw po ang aming maparangalan. Sa iyo po ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na nagmamahal sa Panginoon ay magsabi po ng amen, 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 and amen. Alright! Tayo po ay excited na ho, no? Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon pa lamang po, talagang can we say thank you Jesus, no? Thank you Jesus. At speaking of thank you Jesus, meron po tayong tatawagin isang magte-testimony po, no? Sa oras po na ito, at sana po siya po ay naka-ready na. Si Brother Darwin. Yan. Si Brother Darwin po ay magte-testify po sa inyo. At pakinggan po natin ang kanya pong patotohanan sa ating pong Panginoon. All right. He is coming. Ayan po, papasok na po siya. In 3, 2, 1. Wala pa. Ayan, connecting na po. Ayan. Praise God, praise God. Brother Darwin, Sister LB. Sister LB po. Pakilakas lang po ang inyong boses. Pakilakas lang po ang boses para marinig po ng mga ating pong mga nanonood po. Hallelujah. Sige po. Ano po ang gusto niyo pong ipapasok? Patiin niyo muna po ang ating pong mga kasama po sa online. Kasama ko po yung misis ko. Magandang po sa kanilang lahat. Yung anak ko po, nasa nakikinig din siya. Wow, malakas po ba? Okay, okay lang po ba? Okay po, okay po. Okay po. Naririnig po. Sige po, i-share niyo po yung gusto niyo po o nais niyo magpasalamat po sa ating pong Panginoon. Ako po ay lubos nagpapasalamat sa ating Panginoon sa biyaya ng Panginoon. At yung pinapag-pray po na namin na yung tiyo ng asawa ko na nag-positive sa COVID. Ngayon po, sawa po ng Panginoon Diyos. Nag-negative na po siya. Nagpapagaling na po siya ngayon sa quarantine. Maraming salamat po. Sana po sa lahat ng mga prayers natin ng kagalingan, makuha po natin, ibigay na po ni Lord. Mawala na po itong COVID. Lagi ko pong binabasa yung verse na Basahin niyo po, basahin niyo po. Sa Exodo po, sa Exodo. Sa Exodo 15:19. Ano po sabi? Ay, 15:26 po, 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay yung buong pusong... Ay, hindi. Sige po, we will kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin niyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at alintuntunin, hindi ko ipaparara sa inyo ang alinman sa sakit at pinadala ko sa ito. Apo si Yahweh na inyong manggagamot. Yan po yung naging point ko po. Na si Yahweh, pag lumapit ka, hindi mo gagawin yung ayaw niya, ibibigay niya sa iyo yung lahat ng gusto mo. Praise God, praise God. Maraming salamat po. At na marami pang mga prayers na dumating. Salamat po, Pastor. Amen, amen. Salamat po. Napakapalad ng Lord. Thank you so much sa Maulian family, Brother Darwin, Sister LB, at sa inyo pong pamilya. We're so blessed. Pastor, na God bless po. Adres po. Tiga ano po sila? Tiga saan po? Nubaliches po. Nubaliches. Nubaliches. Quezon City po. No? And praise God sa inyong buhay. Salamat po sa bayan. Maraming po. Salamat dahil marami po akong prayers na
binibigay po sa amin ni Lord. Amen, amen. To God be the glory, to God be the glory. Praise God. Thank you so much po. Thank you so much. Sige, tuloy lang po kayo manood dyan. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Diba? Ang lupit. Ayan, ang lupit po, no? Talagang ating pong online po, mga kasama po natin yung mga nanonood. Anybody here, meron pa bang isa na gusto pang magpasalamat sa Panginoon? Ipapasok po natin dito po sa ating pong live, no? Mag-type lang po kayo na, Pastor, ako po. No, kaya i-ano po ako, message po ako sa Messenger. Yan, mabasahin po natin. Meron pa po ba? At kung habang hinihintay ko po, no, kung meron pong gusto magpasalamat sa Panginoon, ako rin po nagpapasalamat sa Lord dahil patuloy na ang Diyos ang nag-iingat po sa aking buhay, sa aking pamilya. We are healthy because of Jesus, because of God. At ngayon pa lamang po patuloy na ang Panginoon ay nagbabantay po sa amin, no? At sa bawat sa po sa atin, no? Talagang antindi po ng banta ng COVID-19. Pero mas matindi ang proteksyon ng ating pong Panginoon. Amen? Anybody here, meron pa bang gusto magpasalamat sa inyo? Huwag po kayong mahiya, no? Meron ba tayong mga sounds? Meron bang sounds? Baka mamaya nagsasalita po ko dito, wala na palang sounds. Ayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we type? Praise God. Praise God. Kung naririnig niyo po ako, praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, tignan po natin. Baka wala na po akong sounds, no? Tignan ko lang, ho. Praise. Praise God. Praise the Lord. Praise God. May sounds po ba? May sounds? Hallelujah. Ayan. Okay, kung wala na po, no? Kung wala na, meron po. Meron pong sounds. Meron pong sounds. Thank you po, thank you po. Okay, meron po bang gusto magpasalamat? Ito yata. Ito to. Sino po yan? Si Ma'am Lorna. Ayan, baka gusto magpasalamat sa Panginoon. Si Ma'am Lorna po, si Ma'am Lorna. Ayaw po, ayaw. Si Ma'am si Ma'am Annalisa. Baka gusto magpasalamat po. Tignan natin. Please welcome si Ma'am Annalisa. Tignan natin na ayaw rin po, ayaw. Dinedeclined. Sige po, kung wala na pong gusto magpasalamat, no? Mag-message lang po kayo kung gusto niyo magpasalamat sa Panginoon, na talagang nakakaba po, no, na magpasalamat po sa online, no, at nakikita ng mga tao. Pero mas nakakaba pag hindi ka na marunong magpasalamat sa Panginoon. Kaya kung nais nyo magpasalamat, kung talagang kinakabog yung dibdib nyo ng Panginoon, mag-comment lang po kayo o i-message nyo po ako. I-message nyo po ako. No? Saan po pipindutin? Saglit lang o ah. Accept nyo lang po. Accept nyo lang po. Okay nyo lang po. Or accept. Yan. Accept nyo lang po. Praise God, praise God. Hallelujah. Sige po, next time na lang po ah, kasi baka mamaya hindi ho kayo ano, hindi ho kayo naka-update sa FB. No, marami pa kasing proseso po 'yan. Ah. Next time po, Sister Annalisa. No, next time po, next time. No, ayusin po natin. Okay? Sa ibang araw po. Magpasalamat po kayo sa Panginoon. Okay, sa mga gusto magpasalamat po kahit sa comment po natin, sabihin niyo po ang lahat ng inyo pong pasasalamat sa Panginoon. Yan, sabi po ni Ma'am Lorna, nagpapasalamat po ako sa Panginoon every day. Gising is a blessing. Amen. Praise God, praise God. Yan, i-comment niyo po ang inyo pong mga pagpapasalamat niyo sa Panginoon. Ito po kay Sister Rose sa Igar family, Nyola family, Mangada family, no, sa Domingo family, Noriega family, sa mga tiga service road, magandang gabi po. No, sa LOJ family, sa Valenzuela, sa Daughter Churches of Maine, magandang gabi po. At tigit sa lahat po sa ating pong Panginoon. All right. At kay Sister Nancy, magandang gabi rin po sa inyo. At ngayon ho, bago tayo magsimula, no, ako po ay naatasan po bukas, no. Sige po, Ma'am Merlin, magpatotoo kayo. Next time po, next time. Lalo na po pag Sunday po, no. Sunday po natin gawin po ito, yung pagpapasalamat po natin sa Panginoon. All right. Bukas po inaimbitahan po ko sa Unity in Prayer, no. Ito po ay online sa FB, alauna po ng tanghali, no.
sa aking pong FB page, sa Enrico Duyat FB page. Puntahan niyo po ako roon. Makisama po kayo. I-share ko po yung video na bukas ng alauna na imbitehan po ako sa Word of God at pananalangin din po. No? Join us in prayer and worship sa Panginoon. Unity in prayer, 1 p.m. Bukas po yan. At 101 days to go na lang po. Pasko na. Can we type Merry Christmas? No? Advance Merry Christmas po. And then, ang ating pong COVID cases po ngayon, no? COVID report po natin, 16,989. But praise be the Lord, yung recovered po is 24,123. No? Mas marami pong gumaling sa biyaya po ng ating pong Panginoon. Can we type praise God for that? Praise God, praise God. No? At ang ating pong prayer nights, October 25 to 29, ang schedule po nito ay alas 7 ng gabi. At ang ating pong prayer and fasting po ay once a meal, no? So umaga sa tanghali o sa gabi, depende po sa inyo. At kung meron po kayong health condition, huwag po kayong mag-fasting kung hindi kaya po, no? Sa mga meron pong malakas na immune system, pwede po na wala pong problema sa pangangatawan kapag hindi siya kumain. Kasama po kayo, no? At nagpapasalamat din po si Sir Lani. Salamat sa Panginoon at dumating na naman ang araw ng kaarawan po ng aking anak. Salamat po sa Panginoon. Can we type happy birthday? Sino po ang may birthday po? Ano po pangalan? Sister Lani. Babatiin po natin at pagpe-pray po natin mamaya, no? Yan. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Yan. Advance Merry Christmas. Na-late po ako. Okay lang po yan. Baka busy po kayo. And happy birthday. Type niyo po, happy birthday. Ayan. No, sa prayer nights po, October 25 to 29. At sa Jesus Christ celebration po natin sa November 30. No, ito po ay sa November 30 na po. No, tayo po ay magkakaroon ng feasting for the Lord Jesus Christ. Magpipista tayo para kay Jesus. Hindi sa pagan God, kundi sa ating Panginoong Jesus. No, tayo po ay mag-worship. Tayo po ay mananalangin. Tayo po ay matututo ng salita ng Diyos. Tayo po ay talagang ibibigay natin yung glory sa ating Lord. From Luzon, Bisa, Hays, and Mindanao, kasama po natin lahat po sila. No? At ipanalangin po natin ito. At sa darating po, no, na mga services po natin, no, online gawain po natin, no, ay tuwing Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, morning devotion, 7 a.m., Wednesday po, 6 p.m., at ang ating pong prayer night, evening prayer po, same din po, no, sa gabi po ito. No? And alas 8 po ng gabi. At ngayon, mag-aaral lang po tayo ng mensahe ng Panginoon. Are we excited? Ay, meron po si Sister Imelda. Working mode while watching. Praise God. No? Ayan po yung talagang binibay yung oras. Kahit may ginagawa po, eh, busy-busy, nanonood po, no? Hindi niya pwede siguro iwanan po yun. Kaya, salamat sa Panginoon dahil kasama po natin sila. No? Sa ating pong... Sandali lang po, umiyak po ang aking pong anak. Sandali lang po. Sige po. Mag-comment lang po kayo dyan, mag-comment. Napasensya na po, pasensya na ha. Nainip po ba kayo? Nagtipla lang po sa saglit ng gatas. Alright, kung excited na po tayo, no? Excited na po tayo. Can we type amen, amen? Nandiyan po ba kayo? Mag-type naman po kayo ng amen. Pasensya na po, pasensya na. Talagang daddy duties po natin, no? Hindi pwede pabayahan ng anak. Alright. Yan. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon, no, is about ang topic po natin, lumapit sa malupit, no? Can we type lumapit sa malupit? No, sabi nga ng New York may pet malu, no? Pet malu, lodi. No? Ito po yung tinatawag na biyasa o expert o magaling. No? Sa 1 Chronicles 6:11. 1 Chronicles 6:11. Sabi po rito, lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin sa tuwing ay parangalan siya at sambahin. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin sa tuwing ay parangalan siya at sambahin. No? Ito pong text po na ito ay sa pangunguna po ni David, no, sila po ay nagse-celebrate.
No, bakit sila po ay nanalo sa isang labanan, no? At patuloy po na sa oras po na ito, nag-celebrate po sila. No, tandaan niyo po ito, kapag ka napagtagumpayan po natin yung isang battle o problema po natin, let's celebrate po, no? Sila po ay umawit sa Panginoon, nagpuri sa Panginoon, nagpasalamat sa Lord at sumamba sa ating pong Diyos. Can we type? Can we type I will worship God. I will worship God. No, ito yung pinaka the best na magagawa po natin kapag tayo po ay nagtagumpay. We will continue worship, no? The worship, the victory worship, no? Sa ating pong Panginoon, no? At sabi ho rito, meron po isang kwento, no? Siguro sabi po ni Apple, sigurado ka bang marunong ka niyan? No, tanong ni Apple sa kanyang kuya mula sa ibaba sa hagdan. Sinabi ng oo. Asar na sagot ni Renz. Sabay hila sa buhol-buhol na kable mula sa kisame. Eh kung tumawag na lang kaya tayo ng electrician? Suggestion ni Apple. Electrician niya ako. Naiinis na sagot ni Renz. 15 minutes later, may narinig na putok si Apple habang nagluluto siya sa kusina. Kung kanina ay isang kwarto lang ang walang ilaw, ngayon buong bahay na nila ang nawalan ng kuryente. Pagkaraan ng ilang pangminuto, narinig ni Apple ang dahan-dahang pagbaba ni Renz sa hagdan. Hindi man niya nakikita ang kapatid, na-imagine na ng dalaga ang itsura nito. So, marahan niyang sabi while crossing her arms in dark, tatawag na ba ako ng electrician? Lumala ang problema ni na Apple at Renz dahil pinagalitan ng binata, pinagpilitan ng binata na kaya niya itong solusyon ng mag-isa. Imbes na humingi ng tulong mula sa isang expert, nagmarunong siya. In the end, kinakailangan din nilang tumawag ng electrician. Lumaki patuloy ang bill na babayaran nila dahil sa salitang nagmarunong. Can you type nagmarunong? Anybody here, minsan nagmamarunong mo tayo. Mas magaling pa tayo kay Lord. Mas matalino pa tayo kay Lord. Excuse me po. Mas matalino pa tayo sa Panginoon? Meron po ba? Mas magaling pa kay Lord? Meron po ba rito? Na alam mo ang lahat ng diskarte sa buhay na gagawin mo? Wala ho. Lahat po tayo ay talagang maiksi lang ang ating kaisipan. Very limited yung ating pong wisdom, yung ating strength, no, yung ating kakayanan. Maiksi lang. At minsan po, dahil sa pagig nagmamarunong ho tayo, ay pumapalpak po ang ating pong pangyayari sa buhay po natin. Like yung nangyari sa istorya, mas lalong lumaki ang kanilang bill, no? Hindi lang bill, kundi yung kanilang bill talaga lumaki dahil sa kapalpakan ni Renz. At ayaw po natin mangyari po yung mga bagay na yun. Na minsan, eh, talagang palpak po tayo because of our own pride, no? Kaya ko to, no? Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ko kailangan si Lord, no? At dahil doon, napahamak po si Renz. At minsan napapahamak din po tayo. No? May problema ka bang kinaharap ngayon na sa tingin mo, kaya mong isolve mag-isa? No? Huwag po tayo magmatigas. Instead of doing this your own way, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? No? Can we type? Lumapit sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon. No? Bilin ni Haring David sa kanyang kanta, sa unang kronika 16:11, lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin sa tuwing ay parangalan siya at sambahin. Kung si David nga, who is considered the most powerful man in Judah that time, siya po yung presidente, siya po yung hari, and he is very powerful enough na pwede niyang isang tabi si God at gawin niya yung kanya pong dapat gawin because he is in authority. He is king. Can we type? David is king. Ba't alam ni David, yung kanyang kapasidad ay hindi kaya sa kanyang pong buhay at sa kanyang kaharian, sa kanyang kingdom. At alam niya na mas malupit, mas magaling si Jesus, mas magaling si God sa buhay niya. Kaya kahit na siya ay powerful, pero merong mas powerful sa kanya ang ating Panginoon. Because David is king, pero si Jesus
Jesus is our greatest King of all. Kaya nga sabi nga, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Siya po yung master po natin eh. No? Ibig sabihin, alam niya ang lahat. Magaling siya. Kaya kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon kapatid, lumapit sa malupit, sa expert, sa matalino, sa makapangyarihan. Walang iba kundi ang ating Diyos. No? At kung anuman na meron ho tayong kakayanan, kahit ikaw na yung pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, at pinakagwapo, maganda, akala mo yan ang maghahatid sa'yo sa tagumpay, nagkakamali ka ron. Kahit anong lakas natin, minsan, yun pa ang gagamitin ng kaaway para tayo bumagsak. Pero dahil tayo ay nakadepende sa ating Panginoon, sa kakayanan niya, sa talino niya, sa lakas niya, magtatagumpay ho tayo because of our God. Can we type amen for that? Bakit? Sabi nga, bakit hindi rin natin ito gawin? Makakasiguro tayo na hindi niya tayo bibiguin o pababayaan. Sabi nga sa Deuteronomy 31:8, God will never leave us nor forsake us. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Sa lahat ng nagtiwala sa Diyos, hindi mapapahiya. Sa lahat ng kumapit sa Panginoon, ay hindi nagdusa. No? Dati, ang ginagawa natin, kumakapit tayo sa patalim, pero ngayon, kumakapit tayo sa magaling. Walang iba kundi ang ating Panginoon. No, tama na yung pagkapit sa talim, dahil wala yung mararating. Pero kapag tayo ay kumapit sa ating Ama, bubuhos ang pagpapala sa bawat isa. Amen! No, ano mong burden yan? Ito man ay pagsubok sa pera, sa kalusugan, sa relasyon sa pamilya, pagsubok sa iyong negosyo, bumabagsak na. O kaya naman, talagang tinamaan kayo ng COVID-19 sa buong pamilya. O kaya naman, meron kang galit at sama ng loob pa rin, nag-away kayong pamilya o yung kamag-anak mo. O kaya naman, talagang depressed na depressed ka dahil namatayan ka ng mahal sa buhay. O kaya naman po, nag-iisa ka sa iyong pananampalataya at yung sarili mong pamilya ay hindi pa sila nakakilala sa ating Ama. Ito ang sasabihin ko po sa inyo. Kaya ni Lord lutasin ang mga problema po natin. Kaya ilapit natin ito sa Kanya. Huwag nating piliting lutasin na nag-iisa ang problema na meron mo tayo. Kausapin mo yung mahal mo sa buhay. No? Ang problema po sa atin, ayaw nating i-share yung ating problema. Pero hindi mo kayang kapatid. I-share mo sa pamilya mo. I-share mo sa kamag-anak mo. I-share mo sa best friend mo. I-share niyo po sa akin bilang isang pastor po ninyo. No? I-share niyo po higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, mayroon pong pag-asa at pagdepende sa ating pong Panginoon. Can we type amen for that? Sabi nga, meron tayong Diyos Ama na expert sa lahat ng bagay. No? Kung sasabihin natin, Jack of all trades, walang iba kundi si Jesus po yun. Kundi ang ating Diyos Ama, kundi ang banal na Espiritu. He can do all things. Nothing is impossible with God. All things are possible with our Lord. Amen po. Lahat ay kaya niyang gawin sa pamamagitan po ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa timing lang po ng Panginoon, hintayin po natin ang kasagutan ng Diyos. Sa tulong ng Panginoon, talagang ibibigay niya yung prayers po natin to be answered by God. Kung ikaw man ay nalilito ngayon, bibigyan ka ng talino ng Panginoon. Kung ikaw man ay nangihina, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Kung ikaw man ay nangangamba, natatakot, bibigyan ka ng kapayapaan ng Lord. Kung ikaw ay nalulungkot, bibigyan ka ng matinding kagalakan ng ating Panginoon. Rejoice in the Lord always. I said it again, rejoice in the Lord always. At patuloy po na sa gabi pong ito, lutasin ng Panginoon ang lahat ng ating mga problema. Even this pandemic disease, naniniwala po ako, wawasakin ng Panginoon ang pandemic pong ito sa takdang panahon. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. You must deeply rooted nga, ika nga, with the Word of God. And mas lalo natin palalimin yung ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Are we blessed for tonight? Yan po ang mensahe ng Panginoon. Lumapit sa malupit. God is an intelligent and expert God. Sa Kanya lang tayo kakapit at lalapit.
Amen. Can we type? Si Jesus lang ang malakas. Si Jesus lang ang malakas. At kung nais po nating manalangin po ngayon, pwede po ba tayong manalangin saglit? Sabay-sabay po tayong yumuko, pumikit at manalangin. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Panalangin ng pagdepende sa Panginoon. Hindi natin kaya yung laban ng buhay po na ito. Pero kaya po ni Jesus. Sabihin po natin lahat, Lord Jesus, hindi ko kayang lutasing mag-isa ang aking mga problema. Lumalapit po ako sa inyo nang meron po mapagkumbabang puso. Tumihiling ng tulong sa aking mga pinagdadaanan. Bigat na bigat na po ako. Pero salamat po. Ikaw po ang nagpapagaang ng aking pong damdamin. Salamat po. Bagamat ako'y pasaway, pero ikaw, Panginoon, ay laging nakaalalay at nakantabay. At kung naman po, Panginoon, ang aking kayabangan na minsan sa sariling lakas at talino ko ginagawa ang lahat ng ito. Pero ngayon, Panginoong Diyos, hindi depende lamang po sa iyo. At kung naman po ang resulta po nito, ipagkakatiwala ko po sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. This is our application for tonight. Sumubok ng isang activity na hindi mo pa nasusubukan before. Manghingi ka ng tulong mula sa isang coach, mentor, or pastor, o isang tao na talagang expert sa isang bagay na yon. At magpatulong ka doon para maging maganda ang iyong gagawin. No? Experiment po tayo. Mag-experiment po tayo ng isang activity. Subukan lang natin. At tignan po natin kung talagang paano gawin ng isang expert na napakadali ang isang bagay. Ilatag po natin ang ating mga panalangin. No? Patuloy po natin ipanalangin yung mga kinamaan po ng COVID-19. Sa lahat po ng pinagaling ng Lord sa Fompak family po natin, praise be to God. Sa lahat na may sakit, praise be to God. Pagagalingin kayo ng Diyos. Receive, believe, and you will receive the blessing of the Lord Jesus Christ. Amen?